Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Basa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hindi sa inibig tayo ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga,
Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palagay ko, hindi naman ako nagkakamali na sabihin na lahat tayo na nakikinig sa TV Maria at nakikinig sa programang ito ng Salita ng Buhay ay umiibig sa Diyos o kaya nais nating umibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos sa atin ngayon ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nito? Saan ba nanggaling ito? Paano ba tayo magpapahayag ng pag-ibig? Paano ba tayo lalago sa ating pag-ibig sa Diyos? Palagay ko, iyang lahat na yan ay concerns nating lahat. Kaya gusto natin makinig sa salita ng Diyos mismo. Sa Diyos mismo, nagsasalita sa atin paano tayo umibig. Una sa lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang unang nagmahal. Kung umiibig tayo sa Diyos, yan ay dahil sa inibig muna niya tayo. Kaya ang pag-ibig ay hindi nanggaling sa atin. Yan ay nanggaling sa Diyos. Kaya sana mas maging conscious tayo na tayo'y mahal ng Diyos. At tayo'y iibig kasi inibig tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay pag-ibig at siya ang unang nagmahal sa atin. At ano ba ang tanda na mahal tayo ng Diyos? Talagang mahal tayo ng Diyos? Marami po'y nagsasabi, mahal ako ng Diyos kasi ako'y buhay pa. Mahal ako ng Diyos kasi ako'y malusog. Kasi ako'y may trabaho. Ay ano kung magkasakit ka? Ano kung mawala yung trabaho? Ay kawawa naman yung mga namatay. Hindi na sila iniibig ng Diyos. Totoo, pag-ibig ng Diyos yan, pero hindi naman yan ang pinakatanda na mahal tayo ng Diyos. So, mahal tayo ng Diyos, hindi lang dahil ito'y nararamdaman natin. No, mahal na mahal ako ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon na nawala yung pakiramdam. Ang ating pakiramdam na minamahal tayo ng Diyos. Panahon ng mga down na down tayo, discouraged tayo. Mahal pa ba tayo ng Diyos? Ang pinakatanda na mahal tayo ng Diyos at hindi natin pagdududahan na mahal tayo ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus. Kaya si Jesus, ang tingin natin sa kanya, ayan po yung tanda na mahal tayo ng Diyos, na mahal ako ng Diyos. Pinidala niya ang kanyang anak para sa akin. Binigay niya ang pinakamabuting regalo na maibibigay niya. At ano ba ang dahilan bakit pinadala niya si Jesus? Ang dahilan upang hindi tayo mapahamak, upang tayo magkaroon ng buhay. Yan po yung pinakadahilan bakit si Jesus ay naging tao. Kaisipin na lang po natin yan, no? Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay napapakita sa pagbibigay ng kanyang anak. At talagang tanda ng pag-ibig ng Diyos si Jesus kasi siya'y naparito upang tayo iligtas, upang tayo mabigyan ng buhay. Hindi siya pahirap sa ating buhay. Siya ang solusyon sa mga problema natin. Pangalawang tanda na mahal tayo ng Diyos na sinasabi sa pagbasa natin ngayon. Ang pangalawang tanda ay walang sinisekreto si Jesus sa atin. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak at sinabi ng anak ang gustong sabihin ng Diyos, wala siyang sinisekreto sa atin. Kaya nga dito ikinumpera ni Jesus ang anak kaysa sa ang mga alipin, ang mga katulong sa bahay. Hindi naman natin sinasabi ang mga sekreto ng ating pamilya sa ating katulong, no, na nasa bahay. No, pero sinasabi natin sa ating mga anak ang mga sekreto ng ating pamilya, ang mga
magulang natin o kung saan nakalagay yung mga pera natin, mga titulo natin. Sinasabi niyan sa ating anak, lalong-lalo na si Jesus. Sinabi niya ang lahat sa atin. Ang lahat na kailangan natin marinig sa Ama ay sinabi na sa atin. Kaya hindi na tayo maghahanap pa ng iba pang mga guro. Si Jesus na ang tanging guro sa atin. Wala na tayong hahanapin pa na ibang mga exotic secrets, no, para sa makalapit sa Diyos. Sinabi na ni Jesus, Jesus is the last word of God to us. Kaya nga, ang kailangan nating malaman para sa ating kaligtasan ay naibigay na sa atin ni Jesus. Kaya tungkol sa kasalanan, tungkol sa Diyos, kung hindi man natin na gigets ang sinasabi ni Jesus, ay dahil sa siguro hindi tayo bukas sa Kanya. O kaya dahil sa siguro may kasalanan na binubulag tayo ng ating galit, ng ating inggit, ng ating pagmamakasarili, kaya hindi natin maintindihan ang sinasabi ni Jesus sa atin. Pero kung bukas lang tayo, kaya lalong-lalo na ihingin natin sa Diyos na sa ating panalangin na maging handa tayong tanggapin na lahat ng sinasabi niya at sasabihin niya sa atin ang lahat na ikabubuti natin. Pangatlong tanda na mahal tayo ng Diyos ay gustong ibahagi si Jesus sa atin ang kanyang galak, ang kanyang tuwa. Kaya nga siya ay nagbigay ng utos, kaya siya ay nagbigay ng mga sekreto sa atin upang kapag sinunod natin ito, ang kanyang tuwa ay mapapa sa atin. Binabahagi niya ang lahat at gusto niya maging maligaya tayo. At ang kaligayang ibibigay niya sa atin ay walang iba kundi ang kaligayahan niya mismo. Ang kaligayahan niya mismo. Kaya hindi si Jesus pahirap sa atin. Kung talagang tanggapin lang natin siya, bukas tayo sa kanyang sinasabi, ginagawa natin ang kanyang ipinaalam sa atin, makikita po natin, mararanasan po natin ang kaligayahan niya. Yan po'y mapapa sa atin. At isa pa pang katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pang-apat na katangian na walang pagtatangi ang kanyang pagmamahal. Walang pagtatangi ang kanyang pagmamahal. Walang ini-special siya. Ang pag-ibig niya ay para sa lahat. Ito po'y naranasan ni Pedro sa ating unang pagbasa. Ang mga Hudyo noon ay hindi sila lumalapit sa mga hindi-Hudyo. Hindi nga sila pumapasok sa bahay ng mga hindi-Hudyo para sa kanila madumi ang mga hindi-Hudyo. Ngunit si Pedro, sa pamagitan ng kanyang pangitain, sinabi ng Diyos na huwag mong ituring na madumi ang itinuturing ng Diyos na palinis. At siya'y inanyayahan, no, ni Cornelio, isang Roman officer na pumasok sa kanyang bahay, pumunta sa kanyang bahay. Bilang Romano, si Cornelio at ang kasambahayan niya ay mga pagano. Pumasok si Pedro sa bahay ni Cornelio. Sa paggawa niyan, parang itinuturing niyang madumi ang kanyang ginagawa, labag sa kautusan ng mga Hudyo. At doon po siya nagpahayag tungkol kay Jesus. Ang nangyari kay Jesus na dakila sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao, ngunit siya ay pinahirapan, siya ay dinakip at siya ay pinatay. Habang nagsasalita pa siya, ay bumaba ang Espiritu Santo kay Cornelio at sa lahat ng mga nasa kasama sa bahay niya. At sila'y nakapagsalita ng iba't ibang mga lingwahe. Kaya naranasan ni Pedro na ang biyaya ng Espiritu na ibinigay sa kanila, ibinigay din kay Cornelio. Kaya dito niya na-conclude na walang itinatangi ang Diyos, na lahat ay mahal ng Diyos, na ang lahat ay gusto ng Diyos na makatanggap, no, ng kanyang mga biyaya. Kaya mga kapatid, yan po yung mga tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No, kaya ang tandaan po natin
Gawin natin ang sinasabi niya, mapapasa atin ang kanyang pagmamahal. Siyang unang nagmahal sa atin. We are loved. Each one of us is loved by God. At kaya kapag ginagawa natin ang kanyang sinasabi, mapapasa atin ang kanyang kagalakan. At siya ay nandito upang bigyan tayo ng buhay, hindi upang pahirapan tayo. At ang pag-ibig nito ay para sa lahat. Ngayon, kung ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, paano naman tayo iibig sa Kanya? Kaya, una, sinabi niya, kung susunod tayo sa Kanyang utos, iniibig natin siya. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi nararamdaman lang sa ating puso, nararamdaman natin. Ngunit yan po'y konkreto. Kapag ginagawa natin ang sinasabi ni Jesus, iniibig natin siya. Kapag ginagawa natin ang utos ng Diyos, iniibig natin ang Diyos. Kaya mag-ibigan kayo, iyan kanyang utos sa atin. Pangalawa, no, pag-ibig sa Diyos na magiging mabunga tayo. Gusto niyang bigyan tayo ng buhay, ipinula niya ang binhi ng panampalataya sa atin upang ito'y lumago at magbunga. At ang bungang mananatili, ang bungang hinihingi sa atin ay mabubuting gawa. Dahil sa mahal tayo ng Diyos, nagsisikap tayong gumawa ng mabuti. Kaya ang kabutihan natin ay resulta ng kabutihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi kuminsan naiisip natin, kailangan akong gumawa ng mabuti para mahalin ako ng Diyos. Hindi, mahal ka na ng Diyos. Dahil sa naramdaman natin at kinikilala nating mahal tayo ng Diyos, kaya tayo ngayon gumagawa ng kabutihan, yan po yung ating handog, yan yung ating balik handog sa Kanya. Una tayong minahal, kaya tayo ngayon gumagawa ng kabutihan. Maraming utos ang Diyos sa atin. Ang pinakamahalagang utos niya ay mag-ibigan tayo. Mag-ibigan kayo. Kaya kapag iniibig natin ang ating kapwa, iniibig natin ang Diyos. At ang kapwang iibigin natin ay lahat ng kapwa. Pati na ang mga kaaway, pati na yung mga hindi natin kakilala. Hindi lang natin iibigin ang mga mabait sa atin. Hindi lang natin iibigin ang mga kamag-anak natin, yung mga kakilala natin. Kahit na hindi natin kaano-ano, pwede natin silang ibigin. Ibig sabihin, igalang natin sila. Ibig sabihin, pagbigyan natin sila. Ibig sabihin, tulungan natin sila kung sila'y nangangailangan. Ibig sabihin, ipagdasal natin sila. Iniibig natin ang aking kapwa. Dahil sa kailangan din ang kapwa na ibigin natin ay ang kasama na dyan, ang mga kaaway, kaya kailangan din tayong magpatawad. Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay nangangahulugan ng pagpapatawad din. At alam natin, ang pagpapatawad ay nakakatulong sa atin. Nakabubuti sa atin kapag tayo ay nagpatawad. Hindi tanda ng kahinaan ng pagpapatawad. Ay tanda ng talagang pagkilala sa Diyos at tanda ng kalakasan at ang unang nakikinabang sa pagpapatawad natin ay tayo mismong nagpapatawad. Kaya ikabubuti po natin yan. Mga kapatid, maganda pong pansinin ito, mga katuroang ito tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kasi gusto nga naman natin na mahalin ang Diyos. Gusto natin na lumago sa pag-ibig na ito. At yan naman talaga ang pinaka-essence ng ating buhay Kristiyano, na mahalin natin ang Diyos. At yan naman talaga ang patutunguhan natin. Sa langit, wala tayong gagawin kundi mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa.